Kung sakali talaga na wala ng pagpipilian, I'll rather vote, I'm sorry to say this, mga tol, for Senator Rapi Tulfo than voting either of these two women sa ating harapan. Hindi ko iboboto si Sara Duterte nor Riza Ontiveros for president. Mas iboboto ko pang isang nagtatawag ng ungas, nagtatawag ng tonto, nagtatawag ng kung ano-anong mga salita sa harapan ng Senado na parang payaso din kaysa naman sa isang mga tao o sa mga tao na ito na hindi natin alam kung ano talaga ang nasa loob ng kanilang mga damdamin. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 11, 2023. Nadadamay po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa mga kontrobersiya na kinakaharap po ng Office of the Vice President, isama na natin ang Department of Education, na pinamumunuan po ng ating Vice President na si Sara Duterte Carpio. Eh nakalulungkot po ito sapagkat kung tutuusin, wala namang ganitong controversy kung si PBBM lamang ang pag-uusapan. Eh heto po tayo ngayon, kaliwat kanan ng pinag-uusapan sa harapan po ng publiko hinggil po sa confidential fund. Ayon po sa ating Office of the Vice President particular kay Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, wala pong irregularity at walang illegal sa nangyaring pag-transfer mula po sa pondo ng Office of the President patungo po dito sa Office of the Vice President. At ang problema lamang, hanggang doon lamang ang nagagawa po ng Office of the Vice President kasi hindi naman sila nagpapaliwanag sa harapan ng publiko kung saan po ito napunta. Kaya naman, ang mga kritiko patuloy pong nire-raise ang issue na ito sa publiko. At ang sinasabi pa, sa huling napanood ko na impormasyon tungkol po dito, iaakyat daw po sa Korte Suprema ng isang party list mula sa Makabayan Block ang usapin na ito. Aabangan po natin ang mga mangyayari sa susunod na kabanata sa usaping ito, pero sana yung usaping confidential fund ibigay lamang sa nararapat, ano? Katulad po ng confidential fund ng Department of National Defense na napakababa, eh sana taasan naman po ng ating Department of Budget and Management at aprubahan ng ating Kongreso. Kaso lang, hindi po ganun yung nakita natin ngayong 2024 proposal para sa pondo nila. Gihamak na mas mataas po ang budget o pondo para sa confidential fund ng Office of the Vice President at sinamahan pa ng confidential fund ng Department of Education kung saan inaprubahan na po ito sa mababang kapulungan at saka sa Senado. Hihintayin na lamang natin kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na pagkakataon dyan. Nagsimula po ang kontrobersiya na ito nang iladlad po partikular ng Makabayan Block Party List ang tungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon sa kanila, 125 million pesos out of 233 million pesos ang napunta po sa confidential fund at yung the rest ay para sa financial assistance ng Office of the Vice President. Ito daw po ay nanggaling sa contingency fund ng Office of the President at in-transfer nga po sa Office of the Vice President. Ito po ay ni-request nitong ating Vice Presidente o ng Office of the Vice President sometime in August 2022 at naaprubahan daw noong December 2022. Kaya naman in just 9 days, naubos po yung 125 million pesos na ito ng Office of the Vice President at kanila po itong sinabi para sa confidential fund. Panoorin po natin ang relative video kaugnay po sa pinag-uusapan po natin ito. Mula po ito sa YouTube channel nitong si Christian Esguerra. Panoorin natin mga tol. Ito naman, walang politika muna tayong pag-uusapan dito. Facts, katotohanan lamang ang ating tatalakayin. Pakinggan po natin ang video mga tol. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022. Ano? Okay, yan na. As early as August 2022. Pero naaprubahan po yan December 2022. E patapos na po yung taon 2022. Kailangan maiubos na siguro yung budget. Kaya in just 9 days, naubos po ng Office of the Vice President ang pondo na 125 million pesos. Ngayon, sa kaliwat kanan na kritisismo dito, hindi siyempre matanggap ng ating Vice Presidente na merong nagkikriticize sa kanya, kaya nag-hit back siya sa mga nagkikriticize at pinasalamatan niya itong si Pangulong Bongbong Marcos at lahat daw ng mga tumutulong sa kanya sa
kanyang mga advokasya sa Office of the Vice President. Basahin po natin ngayon ang pagtira nitong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, sa lahat ng kanyang mga kritiko at ang kanyang pasasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana hindi nadadamay si Pangulong Bongbong Marcos dito, kaso lang wala tayong magawa. After all, Office of the President naman po ang nagbigay ng pondo at ang kailangan na lamang dito, mapatunayan siyempre sa harapan ng publiko na legal ang pag-transfer po nito at sinasabi naman ng ating Executive Secretary na si Lucas Bersamin na legal naman daw po ito. Ngunit, iba po kasi yung naging panulat niya doon po sa kanyang jurisprudence na dinisisyonan kung saan may mga requisitos na kailangan pong taglayin para po sabihing legal at naayon sa konstitusyon ang pag-transfer ng isang pondo. Unahin natin ito pong statement ni Vice President Sara Duterte. Ayon po dito, I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the Office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 confidential fund. Baka ma-misinterpret niyo ako rito, ah, hindi ko inaatake si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sa akin, ako'y naguguluhan. Sana hindi po nadadamay si Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa confidential fund na ito na hiningi ng Office of the Vice President. Ganun pa man, wala tayong magagawa kasi damay-damay na eh. Sinasabi nga, sabi ng mga opposition, pati mga vlogger nila, eh, sila'y nagpapalakas para sa 2025 makuha nila ang pwesto ng mayorya sa Senado at saka ng mayorya sa Kongreso para nang sa ganon, i-impeach daw po nila ang ating Pangulo at ang ating ikalawang Pangulo. Thank you to Executive Secretary Lucas Bersamin for a detailed presentation of facts about the 2022 Office of the Vice President Confidential Fund and elucidating that the request, approval, and spending of the fund violated no law. Yan po ah. Ayon po iyan kay Secretary Lucas Bersamin, wala daw pong nalabag na batas, but the opposition says otherwise. Para sa kanila, meron pong nalabag na batas. At sa aking maikling pangunawa, tingin ko meron. Kaya nga sabi nga po namin ni Sir Benji Contreras sa aming mga respective post, assuming na impeachable offense dahil may nalabag na batas, ang tanong, sa political process of impeachment, magtatagumbay ba ang mga ito para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Tingin namin hindi. Kasi kahit sabihin nilang mayroong paglabag sa konstitusyon, kung ang mga kongresista ay hindi naman papabor para sa isang impeachment case laban sa ating Pangulo, hindi po ito magtatagumpay. But anyway, ang sinasabi ng ating Lucas Bersamin, Secretary ng Executive Secretary at dating Chief Justice, wala daw pong paglabag sa batas ayon sa paliwanag dito o statement na ito ni Vice President Sara Duterte, which is diametrically adverse to what critics have been repeatedly harping. Okay? Thank you. Ay nako, name dropping na to. Sa totoo lang. Name dropping na tong nangyayari. Pero pasasalamat eh. This is a kind of statement na nag-name drop ka na in the form of gratitude, pero damay-damay na. Parang ganito ang nakikita ko dito sa statement na ito ng ating Vice Presidente. Una, nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos, damay na si Pangulo. Nagpasalamat siya kay Secretary Lucas Bersamin, damay na din. Tingnan naman natin ikatlong paragraph. Thank you to Secretary Gilbert Teodoro of the Department of National Defense for upholding the creation of the Vice Presidential Security and Protection Group. Damay-damay na yata ito. Rebuking individuals and groups that harbor strong animosity against institution tasked to ensure peace and security. Oy, Tatay Jackford's Vlogs, binalik mo lamang po yung congratulatory gesture ko sa iyong channel. Ah. Congratulations po sa pagiging monetized channel. Maraming salamat po dyan sa $10. Ah. Talaga kayo, nag-abala pa po kayo. Binalik nyo lang yung sinan ko sa inyong super chat. Thank you so much, Tatay Jackford's Vlogs. Okay, tatlo na ngayon ang damay-damay dito. Si Pangulong Bongbong Marcos,
si Secretary Lucas Bersamin at saka si Secretary Gilberto Teodorong. Kasi alam nyo mga tol, kung tutuusin, hindi na dapat madami pa rito si Secretary Gilbert Teodoro eh. Kasi ang creation ng Vice Presidential Security and Protection Group is way back before the appointment of Secretary Gilbert Teodoro. Bakit pa kaya dinamay dito nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pasasalamat si Secretary Teodoro? Thank you to Representative Estela Kimbo of the 2nd District of Marikina for bravery and rationally facing a gang of individuals who had successfully mastered the art of fabricating lies. Alam nyo, ito ah, mga tol, nasa demokrasyang bansa po tayo. Nasa demokrasyang bansa po tayo na dapat ang kritisismo tinatanggap ng ating mga taong gobyerno. Bakit hindi marunong tumanggap ng kritisismo si Vice President Sara Duterte? Kung kinikritisize siya ng makabayan bloc, pabayaan niya lang. Hindi niya talaga kayang i-handle yung criticism like what the President did, ano? Kung paano hinahandle ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritisismo mula po dito sa mga anti-Marcos forces na to, dito naman kay Vice President Sara Duterte, hindi niya kaya. Ito, nagsasalita siya at inaakusahan pa ang mga critics niya ng gang of individuals at mastered of art on fabricating lies. But anyway, pahayag niya yan. Tuloy po tayo. Sabi niya pa rito, "These efforts are genuinely appreciated because they help counter the lies told by Representative Franz Castro and the Makabayan Bloc in Congress on the 2022 OBP Confidential Fund." Senator Risa Ontiveros. O, ito, may sagot dito si Senator Risa Ontiveros. "While she amuses the nation with their flair for drama, could only wish the 2022 OBP Confidential Fund was accessed illegally. It's a shame they still cannot produce any proof to support their dirty imagination. The indignity they have caused Congress and the Senate should be enough for us not to give them serious attention." Again, dagang salamat Apo PBM and everyone supporting OBP. But basically, and apparently hindi po ako nasuporta dito sa confidential fund. I'm sorry to say that. Ako, loyalista ako ni Pangulong Bongbong Marcos, pero kung ano ang tama at dapat, doon po ako. I am not supporting this confidential fund na hiningi ng Office of the Vice President, at I do not know kung talagang meron bang nakapagpayo sa ating Pangulo if this undertaking is legal or not. I hope na nakapag-usapan po nila itong mag-asawa dahil abugada po si Atty. Lisa, at the same time yung mga nakapaligid na legal luminary sa kanya na like si Secretary Juan Ponce Enrile at saka si Secretary Lucas Bersamin. Ngayon, sumagot dito itong si Risa Ontiveros. Ano ang sagot ni Risa Ontiveros? Sabi niya rito, "Trabaho lang, walang drama." Mamimisinterpret niyo ako rito, pero kung ano ang tama at dapat, doon ako mga tol. Ang Kongreso, binubuo palagi yan ng opposition at saka ng majority administrations. Minority for the opposition and majority for the administration. Kapag ka wala po tayong nakitang sumasalungat sa Kongreso, ibig sabihin merong hindi po nagtatrabaho. At yun po ang oposisyon. At normal po sa isang demokrasyang bansa na merong oposisyon. Kaya sa puntong ito, tingin ko, nagtatrabaho lamang itong si Risa Ontiveros. At kung meron siyang nire-raise na punto laban sa Office of the Vice President, for the sake of transparency, because ang pinag-uusapan po dito ay pera po ng taong bayan, pera po natin, eh dapat kahit paano, makarinig po tayo ng tamang paliwanag, particular sa Office of the Vice President. Hindi yung sasabihin na lamang na maging masaya kayo kasi naghahangad kayo ng ganito, ganyan, ganon-ganon, pero walang pagpapaliwanag. Tuloy ko lang ha, akala ko ba VP Sara, sabi ito ni Risa Ontiveros, "The OBP can live without confidential funds. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lamang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed
budget. Hindi kayo special. On the contrary, I beg to disagree with this statement nitong si Riza Ontiveros. Kasi ang Office of the Vice President at saka Office of the President, meron ng long tradition na ina-afford dyan ang Kongreso na tinatawag nilang parliamentary courtesy. At yung parliamentary courtesy na yan will tell us na special ang Office of the President at Office of the Vice President when it comes to budget deliberation. Ano? At yung ginawa po ni Congressman Sandro Marcos na nag-move for terminations ng proceeding due to traditional parliamentary courtesy sa budget hearing ng Office of the Vice President and sa part ng Senado ni Senator Bong Revilla is normal lamang. Wala pong irregular doon at wala pong illegal doon. At I believe that is special, Senator Riza Ontiveros. No other than Congressman Lagman, the President of the Liberal Party, said na walang masama sa ginawa na pag-move to terminate the proceedings sa Kongreso at sa Senado. Opposition leader mismo ang nagsasabi. Kaya huwag niyong questionin, Senator Riza Ontiveros, kung bakit in just 20 minutes, less than 20 minutes, sa Kongreso and almost 50 minutes sa Senado na terminate ang proceedings sa Office of the Vice President sa budget hearing nito. Walang masama doon. Tuloy natin ang sinasabi dito nitong si Senator Riza Ontiveros. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. May punto si Riza Ontiveros dito. Pero dapat nasa proper forum. Proper forum ba yung budget hearing? Proper forum yon. Kaso nga lang, na-move for terminations ng proceeding. Kaya hindi na natanong si Vice President Sara Duterte. After all, magkakaroon pa ng budget deliberations ito sa sesyon sa Senado at sa Kongreso. Ewan natin kung sasagutin iyan ni Vice President Sara Duterte. Tuloy ko lang ang binabasa ko dito. Napakababa na yata ng standards ngayon sa OBP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo. Pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot, at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Ito, maliwanag na ini-strike nitong si Riza Ontiveros, si Sara Duterte, pero wala akong pakialam. Hindi ko ipagtatanggol si Sara Duterte kay Riza Ontiveros. Tuloy ko lamang, hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina nyo na illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula Office of the President to Office of the Vice President ay illegal at unconstitutional. Mapapanood nyo po yung interview ni dating Senate President Franklin Drilon kay Christian Esguerra din. At doon pinaliwanag nitong si Drilon na sa kanyang legal opinion, that is unconstitutional. Pero basically, wala pong tinatawag na technical malversation. Kasi ang ginawa po ng Office of the President ayon sa paliwanag nitong si Drilon ay pag-transfer ng contingency fund, which is walang appropriations during the time. Nagkakaroon lamang daw po ng technical malversation kapag ka ang pondo ng gobyerno ay appropriated for a particular project and then used for another project. In that case, wala naman daw pong appropriated funds doon sa supposedly 233 million pesos na yon na itinransfer sa Office of the Vice President. Kaya walang technical malversation, pero merong, according kay dating Senate President Drilon, merong ang constitutional na nangyari doon sa pagtatransfer ng pondo. Tuloy ko lamang, at higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Si Vice President Duterte lang
bilang VP at sekretary ng DepEd ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DND at NICA. Ito ang nakakalungkot na katotohanan dito, mga tol. Hindi maikakaila ito ng kahit sino. Supporter ka man ni Vice President Sara Duterte, hindi nyo maikakaila na napakalaki talaga ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd pag pinagsama mo yan kumpara sa confidential fund ng Department of National Defense at ng ating National Intelligence Coordinating Agency or NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Nagtatanong si Risa Ontiveros at hindi natin alam ang kasagutan dyan. Pero alam natin nang umupo itong si Vice President Sara Duterte, kaliwat kanan nationwide ang itinayong satellite office ng Office of the Vice President. At hindi mo yon magagawa kung wala kang partikular na pondo para doon. But unfortunately, noong 2022, tapos na ang pondo para sa Office of the Vice President. 700 million pesos lamang ang inaprubahan na pondo para noon Vice President na si Lenny Robredo. At saan kinuha ngayon ng Office of the Vice President yung mga ipinangpatayong mga satellite offices ng Office of the Vice President? Isang tanong po yan. Given the significant responsibility of government officials, I demand a shred of competence when it comes to fiscal matters like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang si VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Itong statement na ito nitong si Risa Ontiveros is wala akong nakikitang masama. Kasi after all, taxpayer po tayo. Pera po ng pondo. Pera po ng taong bayan ang pondo na pinag-uusapan po natin. 125 million pesos, kinuha po iyan sa pondo po ng gobyerno, sa tax po ng nating mga Pilipino. Kaya nararapat lamang na alam po natin kung saan po ito napunta. It is not about the legality of the transfer of confidential funds, of contingent funds, turned to be a confidential fund as used by the Office of the Vice President. It is about how the hard-earned money of the people, yung tax, yung payment of tax po natin, ginagamit ng ating mga pinagkatiwalaang taong gobyerno. Kung legal ang pinag-uusapan, maganda para kay Vice President Sara Duterte at sa Office of the Vice President. Pero nararapat lamang din siguro na malaman po natin kung saan po ito dinala. Hindi po pwedeng porkit sinabing confidential fund, hindi na po pwedeng malaman po ng ating publiko. After all, the essence of confidential fund as well as intelligence fund lies on the information gathered with respect to national security. Ang Office of the Vice President at ang Department of Education, in fact, wala naman silang enforcement power. Hindi sila nagpapatupad ng batas, nor mandated para po siguraduhin ang internal at external security ng ating bansa. Nakalagak po ito sa mandato ng ating Pangulo. At ang Pangulo dapat, sa pamamagitan ng mga ahensya na nasa ilalim po niya, like the Department of National Defense and the NICA, the National Intelligence Coordinating Agency, ang siyang dapat na nagpa-function para po sa pag-gather ng mga information na maaaring makapag-warp or makapag-prevent, makapag-preclude sa mga unintended na ginagawa nitong mga illegal na ginagawa nito pong mga maaaring mag-post ng threat sa ating national security. Wala po iyan sa Vice President.
Wala po yan lalong-lalo na sa Department of Education. Kaya nga I agree doon sa statement ng ilang mambabatas na dapat ipagkatiwala sa eksperto ang intelligence gathering, ang Office of the Vice President at ang ating Department of Education is not an expert pagdating sa intelligence operation. The Department of Education is mandated to educate youth, Filipino youth, ano? And the Office of the Vice President is just there as a spare tire, ika nga. Yan ay nandyan lamang para po in the event na merong mangyari, wag naman sana sa ating Pangulo, for four circumstances, any of the four circumstances, found guilty in an impeachment process, committed a serious offense, physical incapacity, resignation or death, doon lamang maaaring pumasok ang office, ang Vice President para po gawin kung ano yung ginagawa po ng presidente. At malinaw na wala pong ganong circumstances sa kasalukuyan. At yung intelligence operations, yan po ay trabaho ng presidente na dinedelegate sa kanyang mga opisina na nasa ilalim ng kanyang mga departamento o sa ilalim ng executive branch of the government, like the Department of National Defense and other agency that is tasked to perform intelligence operations. Wala yan sa Office of the Vice President. Bakit pinagpipilitan ngayon nitong si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng confidential fund ang kanyang opisina? After all, sinabi na rin itong si Vice President Sara Duterte, mabubuhay ang kanyang opisina ng walang confidential fund. Kung kaya naman palang mabuhay ng opisina nitong si Vice President Sara Duterte ng walang confidential fund, di ibigay na lamang ng ating Kongreso, ng ating Department of Budget and Management sa mas appropriate agency katulad ng Department of National Defense at Department of Transportation. Lalong-lalo na ngayon, ang ating Philippine Coast Guard na nasa ilalim ng Department of Transportation ay kumakaharap sa matinding pagsubok sa kanilang trabaho dyan po sa West Philippine Sea. Nakita naman natin kung paano po binubuli ng China Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard. Mas nangangailangan sila ngayon ng pondo para palakasin ang kanilang ahensya. At yung 500 million pesos na hinihingi ng Office of the Vice President, sana i-transfer na lamang sa ating DND o kaya sa ating Philippine Coast Guard. Sa huli mga tol, itong nakikita natin na world war sa pagitan ngayon itong si Sara Duterte at saka ni Riza Ontiveros, ito ay tingin ko sulyap na sa hinaharap. Kasi nakikita po natin na merong interes kahit paano itong si Riza Ontiveros sa mataas na posisyon sa 2028. Magtatapos ang kanyang ikalawang termino bilang senador sa 2028. And who knows kung ano ang kanyang tatakbuhin, pagka vice presidente ba o pagka presidente. Pero sa aking pananaw, baka tumakbo ito sa pagka presidente. At sigurado maghaharap sila ngayon itong si Sara Duterte. Kalinsabay niyan, siyempre, si Senator Rapi Tulfo. Naniniwala din ako na tatakbo si Senator Rapi Tulfo sa pagka-presidente. Sa tatlo na yan, wala akong mapili na iboboto ko para sa pagka-pangulo. Pero ganun pa man, kung sakali talaga na wala ng pagpipilian, I'll rather vote, I'm sorry to say this, mga tol, for Senator Rapi Tulfo than voting either of these two women sa ating harapan. Hindi ko iboboto si Sara Duterte nor Riza Ontiveros for president. Mas iboboto ko pang isang nagtatawag ng ungas, nagtatawag ng tonto, nagtatawag ng kung ano-anong mga salita sa harapan ng Senado na parang payaso din kaysa naman sa isang mga tao o sa mga tao na ito na hindi natin alam kung ano talaga ang nasa loob ng kanilang mga damdamin. Doon na ako sa napaka-transparent na individual
At alam ko na kapag ka naging presidente, ganun na siya. Kaysa naman dito na hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang mga layunin. Magalit na kayo sa akin, pero wala akong magagawa. Yun naman ay kung wala lang akong pagpipilian. Eh kung tatakbo sa pagkapangulo, si Senator Amy Marcos, siyempre, iboboto ko si Senator Amy Marcos. Kung tatakbo sa pagkapangulo, si Speaker Martin Romualdez, na sana tumakbo muna sa pagkasenador sa 2025, ay iboboto ko rin yan sa pagka-presidente kung siya ay tatakbo sa 2020. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.